Mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa Covered Court ng Kalin Sabaya, Barangay Manggahan, Alansod ng Pasig. At ito nga yun na pangalawang araw ng pamamahagi ng ayuda na galing sa national na sinabayan na rin ng mga food packs ng local government. At hindi ko inaasahan na magpupuntahan pala dito ngayon ng matataas na opisyalis ng gobyerno natin. Nakita ko ngayon dito si DILG Secretary Yusek Jonathan Malaya. Nakita ko na rin dito ang DSWD, yung pinaka-head ng DSWD. At nakita ko na rin si Mayor Vico Soto dito at si Congressman Roman Romulo. Mga kaibigan, ngayon araw na ito pala ang ceremony patungkol dun sa ECQ ayuda ng binabanga ng national dito sa Lungsod ng Pasig. Panoorin natin ito, mga kaibigan. Nais ko pong tawagin ang ating pong pero masasabi kong the man with a big heart kasi lagi po siyang nakapil. Congressman Roman Romulo. Magandang umaga po sa ating lahat. Una-una, papasalamat tayo sa national na kasama natin. Hindi ko nababanggitin sa isa, Yusek Malaya. Siyempre kay Kapitana na nag-host sa atin dito. Alam po ninyo, una-una sabi na nga ni Kapitana, maganda na nagsasama-sama tayo, nagtutulungan, marami tayong magagawa. Pero siguro, alam naman natin na ayaw natin na ganito tayo lagi nagsasama. Alam po ninyo, nung Sabado, itong nakaraang Sabado lang, umikot po ako dun sa nagpayong sa barangay Pinagbuhatan. Meron ako mga nakita dun, nakilala ko, binabaan ko po sila. Inexpect ko po, pagbaba ko dun, tatanong sa akin, kung kailan ulit itong food packs na i-deliver sa nagpayong, sa mga bahay-bahay po doon. Pero totoo po, na nagulat ako, dahil hindi naman po yun ang tinanong sa akin. Ang sa totoo po, ang tinatanong po ng marami na sa atin dito, ay kailan ba matatapos itong COVID-19? Alam mo, ang totoo naman, dito sa Pasig, yung mga Pasigenyo, kaya natin, bawat isa dito kaya tumindig. Hindi naman natin talaga kailangan lagi ang suporta ng gobyerno ng ibang tao. Pero talaga andi dito lang tayo, may COVID-19. Pero sa totoo, patingkatin na rin po ang bawat Pasigenyo na bumalik sa normal, tumindig, kaya naman nila eh. Dati hindi naman sila umaasa sa gobyerno ng ganito eh. Pero andi dito tayo sa COVID-19. Kaya kailangan po magtulungan na tayo. Hindi rin po kakayanin ng lokal na gobyerno, ng barangay lang o ng nasyonal. Kahit magsama-sama po, hindi talaga kakayanin. Kailangan po talagang bawat pamilya, bawat Pasigenyo po, magtulungan na tayo. Dapat po talaga siguraduhin natin na maputol na itong transmission. Mapuputol lang po ito. Alam naman natin lahat eh, kung paano mapuputol ito eh. Mapuputol lang po ito pag talagang tayo na po, ang siguraduhin po natin na sa kamay na po natin yung mga tamang gagawin at payo sa ibang tao. Face mask po. Pag may nakita po tayo na hindi tama ang suot, sabihan na po natin. Ayaw po natin na yung ating anak, apo o pamangkin ay magkaroon pa ng COVID-19. Alam ko, yung iba iniisip, wala naman nangyari sa amin, sa pamilya namin. Pero hindi na po natin nasisigurado yun. Ngayon po, may mga meron na mga bata na nagkakaroon ng COVID-19. Kaya sana po, magtulungan na tayo. Siguraduhin po natin, pag may nakita tayo hindi tama ang suot ng face mask, sabihan na po natin, yung physical distancing po, tayo na po mag-insist na, teka, medyo siguraduhin natin yan. At syempre po, alam naman natin na mahilig rin tayo magsama-sama kumain. Pero siguro, konting please na lang, maputo lang ang transmission, baka kapaskohan naman, ay dumating din tayo sa punto na yun na pwede tayo magkita-kita ulit, kumain ng sabay-sabay. Hindi ko na uhahabaan, pero ito, actually, Mayor Vico, sa nagpayong, nandun pa rin raw last week eh. Umiikot ka raw doon. Meron pa ang sinasabi sa akin eh. Kaya gusto na rin nilang matigil eh, itong COVID-19. Nung nandun ka raw last week, merong iba raw lumapit sa'yo nagpapapicture. Pero ang gusto nga raw nila, unang-una yung mga programa na sinabi ko dati, universal healthcare, inaabangan na nila po yun. Yung mga iba-ibang programa na lagi mong talagang yun ang gusto mong gawin, inaabangan nila. At syempre, gusto rin nila, ay papano, hindi raw katulad last week. Nagpipicture sila sa'yo pero nakamask lahat. Gusto nila umakot na wala ng mask suot tayong lahat para talagang tama yung mga ating litrato. Kaya talagang
Magtulungan na po tayo, ayusin na po natin. Huwag na tayo umasa sa ibang tao. Tayo na mismo, gawin na natin ang dapat gawin para maputol na ang transmission. Again po, maraming salamat, Usek. Maraming salamat, Mayor Vico. Mabuhay po kayo. God bless po ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat po, Kong Roman. Dawa ko naman po tayo sa paghatid po ng mensahe ng Sekretary ng DSWD. Tinatawagan po natin si Director Emmanuel P. Privado. Sa ating pong pagalanggalang mga alkalde ng Sudan ng Pasig, Honorable Mayor Dibos Lobosin, isa lang po ang hindi pong misis ko nung sa kautayan ng bahay. Pwede ba mag-picture kay Mayor? I don't know the problem. At sa ating pong mahal na Congressman Roman Romo, the Undersecretary ng Department of Interior and Local Government at pinakamasipan, palaging maligitulo sa Dimisyon, si Yusek Jonathan Malaya, Commander of Research Police District, General Bakan, and all members ng Secretaries dito sa Sarapan. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ito ay sa buong pagkita na upisahan sa story of comedy, pero pinagpapagod ang ating Secretary na pagpapagod ninyo ay hindi siya nakarating kayo mga sa ating dahil natawagan siya sa isang korting pagpapuno ngayon sa Department of National Defense. Pero hindi sigurado sa inyo na kanyang puso at damdamin ay kasama natin ngayon. Kaya hayaan nyo, basahin ko ang kanyang mensahe na nauupol ngayon po ay panahon ng linggo ng wika, kaya narapatin po na pagsawit na kanyang wika Pilipino. At ito ang pasimula ng kanyang mensahe. Sa mga kababayan natin dito sa lungsod ng Pasig, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Kinagagalak ko na maging bahagi ng pagtitipon na ito upang opisyal na pasinayan at isikatumparan ang pamamigay ng tulong pinansyal sa mga apektado ng pagdedeklara sa National Capital Region ng Community or Enhanced Community Quarantine. Ang kagawaran ng kagalingan at pagkapaunlad panlipunan o DSWD ay katuwang ang DILT at Department of National Defense, ang naatasan ng ating mahal na Pangulo, Pangulo Rodrigo Roa Duterte, na mamuno at magbigay ng technical assistance sa mga lokal na pamahalaan upang maging maayos ang pagbibigay ng tulong pinansyal sa ating mga kababayan. Higit kanilumahan, ramdam po ng ating Pangulo ang ating hirap na pinagdadaanan. At patuloy po ang ginagawa ng ating administrasyon upang matugunan ang inyong pangangailangan at maibsan ang epekto ng pandemya sa ating mga buhay. Ang pamahalaan ko ay kaisa ng mga lugar ng pamahalaan at lalo na ng mga mamamayan ngayong panahon ng pandemya. Ang pandemyang ito na ating nararanasan ay nagtutulok ng matinding epekto lalo na sa kabuhayan ng nakararami. Hindi rin may tatangi ang epekto sa iba't ibang sektor ng lipunan, lalo na sa mga tinatawag na vulnerable, disadvantaged, and marginalized sectors. Kaya aking kinikimok ang bawat isa na mag-isa at makipagtulungan sa ating gobyerno upang mabawasan natin ang epekto ng krisis na ito, simpleng pagtupad
sa mga litultuming pangkalusugan. Patuloy po tayong tumalima sa mga litultuming na pinaiira, lalo na ang mga health protocols para sa kaligtasan ng lahat. Sa panig naman ng DSWD, patuloy kami aalalay at paigtingin pa ang pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng aming mga field officers sa mga lokal na pamahalaan para sa karagdagang mga tulong para sa lahat apektado ng pandemya. Sa ating mga kababayan, nakakasiguro po kayo na patuloy ang inyong gobyerno magbibigay sa inyo ng tulong para matugunan ang inyong pangunahing pangailangan. Patuloy namin gagabayan at tutulong sa inyong kapanahon ng pagsubok nito. Basta tayo ay sama-sama at tutulungan, kaya kapapagtatagumpayan natin ang ating pagsubok na ating kinaharap. Muli, marami pong salamat. Magandang umaga. Pagbuhay tayong lahat. Pagkatapos ng mensahe ng sekretary. So, magandang araw po. Thank you. Maraming salamat po, Director. Ngayon naman po ay katawagin po natin ang matino, mahusay at maaasahan na Undersecretary ng DILG, Yusek Jonathan Malaya. Maraming salamat, Director Vita. Dahil sinabi mo na ako ay matino, kasama po namin niya sa DILG. Unang-una, batiin ko lang ang ating butihing mayor ng Lungsod ng Pasig, Mayor Vito Soto. Mayor, pagpanahon po ng ayuda, lagi po tayong nagkikita at nagawan po natin ang paraan na maayos na maipamigay yung huling ayuda natin noong Abril. At ako po'y natutuwa na nakikita ko yung sistema ninyo, mukhang mararampasan natin yung na-accomplish natin doon sa ulo nating pamimigay ng ayuda. Yung ating tinatawag na 3-in-1. No? Congressman Roman Romano, sir, sa ating kumakasamaan sa DSWD, wala po kaming tulog sa kakagawa ng mga memorandum circular, sa mga guidelines, at kasama po natin palagi sa Secretary Rolly Bautista, nandito po, si Director Arnel, at si at ating makasamahan si Director Emmanuel Privato ng DSWD Central at DSWD Regional. Kasama rin po sa Task Force Ayuda ng ating pamahalaan, ang Department of National Defense, at nandito po from Joint Task Force COVID Shield, Lieutenant Colonel Noel Bermeo. Baka po kayo nagtataka bakit may mga sundalo. Dahil po, full force po ang pamahalaan. Sinisiguro po natin walang hawaan na mangyayari sa ating mga pamimigay ng ayuda, kaya humingi po tayo ng tulong. Siyempre, nandyan din po ang ating kapulisan na siyang nakaalalay sa ating mga ginagawa sa pamimigay ng ayuda. Sabi ko nga po kay Mayor, inipitahan ko po ang ating Chief PNC, parating po siya, para makita natin ang sistema dito sa Lungsod ng Pasig. Pero nandito na po ang ating Eastern Police District District Director, si Police Brigadier General Matthew Bakay. Sir, noong linggo ay nag-meeting po kami kasama ang DILG, lahat ng station commanders, lahat ng district directors, si General Danao, para po paalalahanan sila at makiusap sa ating kapulisan na mag-deploy ng additional police personnel sa lahat ng gagawin ng mga local government units para maging matagumpay po yung ating pamimigay ng ayuda. And of course, ang ating chief ng PNP dito sa Pasig, si Police Colonel Ramon Arugay. Siyempre, hindi ko na rin nakalimutan ang ating punong barangay, si Sheila Di Asis ng itong barangay na ito. Gumagawa na umagi po sa inyo na. Nandito po kami para i-monitor ang pagbibigay ng ayuda dahil ito po ang naging kautusan ng ating Pangulo na siguruhin ng DSWD at ng DILG at makipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan para maipaabot sa ating mga kababayan sa pinakamabilis na paraan ang ayudang kanilang inaantay dahil nag-lockdown nga po ang ating Metro Manila. At dito po sa Lungsod ng Pasig,
maganda na po ang ating koordinasyon sa kanilang opisina, kasama ang kanilang City Social Welfare and Development Office. At naibaba na po natin sa kanila noong Biyernes pa yung more or less 650 million pesos na ayuda para sa mga kababayan natin sa lungsod ng Pasig. Hindi ko lang po alam kung may kulang pa, Mayor. Meron pa ba? Doon sa binaba? Meron. Okay. So, wag po kayong mag-alala, Mayor. Yung kulang na yon ay na-approve na rin po ng ating Pangulo. Okay? Naalala ko lang bigla. Kasi kasama po yan doon sa 3.4 billion na inaprubahan kahapon ng DBM. Yung kulang po sa Metro Manila, pupunuan na ng national government para hindi na po kayo maglabas ng pondo mula sa Pasig. At naaprubahan na rin po yung para sa mga kababayan natin sa Laguna at para mga kababayan natin sa Bataan na nasa in-situ din. So full force na po ang ating pamahalaan. Ngayon, gusto ko lang po i-comment si Mayor dahil this is the first time sa kapagigit ko sa Metro Manila na merong 3-in-1. Actually, naunahan niyo po kami. Dahil maglalabas pa lang kami ng memo na kung pwede gamitin natin yung ating ginagawang ayuda distribution para sa bakuna. Meron pong sulat si Secretary Duque sa DILG na kung pwede, since mamimigay naman na ng mga kung ano-anong ayuda ang pamahalaan, gamitin na rin para sa registration ng vaccination. Hindi pa dumarating ang memo, ginagawa na ng lungsod Pasig. Pero totoo lang, hindi ako nag-video dahil nasa Pasig ako. At kaya ako'y tuwan-tuwa dahil hindi na kailangan dahil ipinaliwanag ng ating lungsod na 3-in-1 pala ito. So, meron ng makukuha, house to house para i-distribute, mag-fill up ng forms para ma-validate na yung taong yun ay kwalipikadong tumanggap ng ayuda. And then, pag meron na siyang schedule, pupunta na dito, bago siya umuwi, daladala niya yung cash na ayuda, daladala pa niya yung mga yan, mga food packs na napakarami, at meron pa siyang registration para sa bakuna. Tapos, ang problema. Maganda pong sistema ito at sana magawang best practice ito sa Petro Manila. Ito po ay ating ipapaalam sa ibang mga mayor at mga LGU na may pwedeng ganito. No? Kasi kadalasan pag ayuda lang. No? E since tama naman na yung ating mga kababayan ay pinapatawag, ay pinupuntahan natin sa mga bahay, alamin na natin yung requirement nila sa vaccination. Dahil nga po, isa sa mga target natin itong lockdown na ito, itong 2 weeks lockdown, is massive vaccination. Habang dumarating yung supply, tuloy-tuloy lang po yung ating pagbabakuna, dahil yung ating pagbabakuna, yan ang number one protection natin laban sa COVID-19. Alam naman po natin na 75% ng nasa ospital ngayon ay hindi bakunado. In other words, kung kayo po ay bakunado, napakalaki ng protection nito laban sa COVID-19 at kung anumang variant. Meron din konti na bakunado, nagkakasakit, ngunit mild. Nasa bahay lang, asymptomatic. So malaking tulong na po yan sa atin. So napaka-importante po ng vaccination. Kaya hindi ko alam kung ano naman ang mga pamamaraan ni Mayor sa vaccination program. Baka mamaya pwede niyang ikwento sa atin. Pero kami po ay natutuwa sa DILG, nabihin ko na rin sa DSWD, na napakaganda ng sistemang pinapatupad natin sa pamimigay nitong ayuda dos. At ito ay napakagandang halimbawa para sa iba pang mga local government unit sa ibang LGU sa ating bansa. So, mukhang gawa na po ang trabaho namin dito, Mayor. Mag-aantay na lang kami ng report galing kay Director Vita kung matatapos itong ating pamimigay ng ayuda within the 15 days. No? Kung wala pong tayong delay, wala naman akong problema, hindi nyo pa ako makikita na yun. Kasi ganyan po talaga ang tulungan ng national and local kung ano po ang kailangan ni Mayor Dico para magawa ang kanyang tupulin bilang punong lungsod ng ng Pasig ay ibibigay po ng national government dahil ang success ni Mayor Vico ay success ng Republika ng Pilipinas. Maraming salamat po muli. Mabuhay ang lungsod ng Pasig.
programa nang hindi po natin maririnig ang mensahe ng ating napakasipag, napakagaling na mayor ng lungsod ng Pasig, Mayor Vico Soto. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Kamusta po kayo? Una ay magpapasalamat po tayo sa nasyonal na pamahalaan. Siyempre mula kay President Duterte hanggang sa mga cabinet secretaries. Ang kinatawan po ng DILG ngayong umaga, si Yusek Jonathan Malaya. Palakpakan naman po natin si Yusek Jonathan. Alam niyo po, itong 650 million, ay 680 million na pala, Yusek. Sabi niyo, ano na po yung gap? Maraming salamat po doon. Ito pong 680 or 681 million na tulong pinansyal o ECQ ayuda mula sa nasyonal na pamahalaan ay napakalaking tulong po talaga sa Pasig. Kasi ito pong 680 million na biglang ipapasok sa lokal na ekonomiya, malaking malaking bagay po ito kasi naramdaman naman natin lahat yung hirap mula na dulot ng COVID-19. Naramdaman po natin lahat ang hirap na dulot ng pandemya, ng mga negosyo na nagsara, mga mamamayan na nawalan ng trabaho, samot-saring pagsubok. Para bang pakiramdam, parang araw-araw may bago tayong problema. Araw-araw may bago tayong pinagdaraanan. Hindi po talaga biro, pero sa pakikipagtulungan ng bawat isang Pilipino, ng bawat isang Pasigenyo mula sa nasyonal hanggang sa barangay, ay kahit pa paano, may ibsan ng kahirapan at makatawid po tayo. Kaya sa nasyonal na pamahalaan, alam niyo itong si Yusek Jonathan, madalas po natin makasama, ano, pati nung nakaraang pamamahagi ng ayuda, nung huling ECQ, para sa kaalaman po ng lahat, si Yusek Jonathan po ay laging nagbibigay sa atin ng payo, ng feedback, kaya talagang malaking tulong, hindi lang dun sa naipagkaloob sa atin na cash, ano, kundi po pati dun sa tulong sa mga mekanismo, ano yung pwede natin i-improve. Yan po ang isa sa trabaho ni Yusek Jonathan. Kaya sir, again, maraming salamat po. Napakalaking tulong po talaga. Siyempre, hindi lang po DILG ang kasama natin ngayon. Meron tayong mga representante, sina Director mula sa DSWD. Sir, salamat po sa inyong mensahe. Yung ibang food packs po, ang pinamamahagi po natin dito sa ating lungsod ay galing din po sa DSWD. So hindi lang po tulong pinansyal, kundi pati sa mga food packs. Nakatulong po yung kahapon po sa Barangay de La Paz na pinamigay po namin ng mga food pack. At dito may konti din po galing po yan sa DSWD. So maraming salamat sa walang sawang pagtulong sa aming lungsod. Sir, sana makarating din po kay RDV, kay Secretary Bautista, ang aming taus-pusong pasasalamat sa DSWD. Pero sir, hindi naman po to put you on the spot. Pakiusap lang po yung sa Tranche 2 po natin ng SAP. Sana maayos po natin. Kasi talaga maraming umaasa po dyan. Sir, pasensya na. Kailangan ko lang po banggitin. Dahil yan din po ay concern ng ating butihing kapitana. At pati si Kapitana Sheila, Gawad Lulhati at ating mga barangay officials. Sila rin po yung kinukulit eh. Kapitana, Gawad, maraming salamat din po. Alam mo yun, ito pong mga food packs na nakikita po natin ngayon, yung pinabili po ng lokal na pamahalaan, ang barangay po natin ay tumulong sa repacking at hanggang sa distribution ay tutulong din po sila. Kaya sa ating mga kabarangay, ating hindi lang sa Manggahan, kundi sa iba't ibang barangay, magpasalamat din po tayo sa mga barangay officials at sa mga pamahalaan ng barangay natin. Ano? Yung mga hindi po makatanggap ng cash assistance, huwag kayong magalit sa barangay. Dahil hindi naman po sila yung namimili, ano? Hindi naman po sila yung gumagawa ng listahan na yan. Ngayon, isa panahon na ganito, talagang mahirap po, ano? Kasi alam naman natin, kahit sabihin natin, opo, papasalamat tayo sa tulong sa nasyonal, yung lokal, meron din pong ambag, kumbaga nagdadagdag din tayo, may pang-supplement din tayo na tulong. Pero ang totoo, sa napakahirap ng mga panahon ngayon, wala po talagang tulong na sasapat sa mga pangangailangan ng tao. Ibig sabihin, gagawin lang natin kung ano yung kaya natin. Nakita naman natin yan sa nasyonal, ano yung kayang ibigay na tulong, binibigay po nila. Ganun din po sa lokal na pamahalaan, sa city government po natin, kung ano yung kaya natin itulong pa sa mga nangangailangan
ginagawa po natin yan. Ganyan din po yung barangay natin. Pag meron po silang may budget pa po sila, pinambibili nila ng food pack, 30 barangays po natin sa Pasig, ganyan po yung ginagawa. Hanggat sa ating makakaya, tutulungan po natin ang mga nangangailangan, mga higit na nangangailangan. Pero ang totoo po, ang realidad, meron at meron pong nangangailangan na medyo magkukulang tayo ng tulong. Kasi limitado din naman po ang resources ng pamahalaan. May hangganan din po yung budget natin. Kaya sa panahon ng ganito, panahon ng krisis, kailangan po talagang lawakan natin ang ating pangunawa. Ang importante, nagtutulungan tayo hanggat sa mga kaya natin. Importante, gaya ng pinaalala sa atin ni Kong Roman, sumusunod tayo sa mga health protocols natin para mas mabilis nang matapos ang problema ng COVID, para mas mabilis nang maputol ang transmission ng mga kaso sa ating COVID. Kaya kailangan po talaga lahat tayo ay mag-cooperate, makiisa po tayo, pakita natin ang pakikiisa at kooperasyon sa lahat ng programa, sa lahat ng guidelines, sa lahat ng protocol natin na sumunod tayo lahat. Siyempre, katuwang po natin dyan ang ating kapulisan, kasama po natin sina General Bakay, Sir. Maraming salamat po sa lahat ng tulong nyo sa lungsod ng Pasig. Hindi ko po alam kung nandyan si COP po natin. Ano yan? Sir, maraming salamat, Colonel Arugay. Katukayo ng ating congressman, Colonel Roman. Kasi sila rin po yung tumutulong sa atin, ano, pati sa pamamahagi ng ayuda para manatili ang kayusan na hindi tayo dagsain. Alam niyo, ito pong pamamahagi yung estilo o proseso natin sa pamamahagi. Marami na tayong learning experience dito, ano, pati sa nakaraang pamamahagi natin. Yun po yung sinasabi ko rin kanina na tumutulong din ang DILG sa USEC Jonathan para may saayos po natin. At itong sistema na ginagawa po natin ngayon ay sigurado pong mas organisado, mas mabilis, mas efficient, mas magiging maayos po. Kung maayos na nung nakaraan, mas magiging maayos at mabilis pa po ngayon dahil sa mga learning experience natin. At magbabahay-bahay po, nabanggit na naman nakakanina yung team natin, no, si Ma'am Tess, na-explain na naman po. Pero kaya nga po, nag-house to house po tayo. Pero yung pamamahagi mismo, yung actual na distribution, yung pagbigay mismo ng cash, dito po gagawin yan sa mga sites natin para na rin yan sa safety at seguridad ng ating mga komunidad at ng ating mga pagador, dahil baka biglang dagsain yung mga pagador natin. Nasubukan na rin natin mag-house to house dati ng cash assistance. Nakita po natin na talagang mas madali, mas safe kung gagawin natin sa mga sites o may mga payout site tayo, dadamihan na lang natin. At ako ngayon, meron po tayong mga 40 plus teams, ano, 44 teams yata yung nag-iikot sa ngayon. Dadagdagan pa po natin ito ng 20 plus pa, ng mga 20 teams, ng mga 60 plus na, o halos 70 teams ang iikot sa buong lungsod ng Pasig. Konting pasensya lang, makakarating din po yan. Ipaalala natin sa mga kapitbahay, mga kabarangay po natin na wag basta-basta pumunta sa mga site natin dahil pupuntahan po sila sa bahay, bibigyan po sila sa form at nakasulat po sa form kung anong oras po pupunta sa mga site natin para manatili po ang kaayusan, para maging smooth lang po at mas mabilis yung pamamahagi natin ng ayuda. Mula sa tulong pinansyal, mula sa nasyonal na pamahalaan, na ang sabi, narinig naman po natin sa balita ay 80%, ang target po niyan ay 80% ng populasyon. Kung sino po yung talagang nangangailangan, yun po yung makakatanggap ng tulong pinansyal. We will do our best para magawa po yan ng sistema na pinakapatas, na talagang makakakuha yung mga mas nangangailangan. At yung mga hindi naman po makakatanggap ng tulong pinansyal, huwag po mag-alala. Meron pong maliit na tulong ang inyong lokal na pamahalaan. Meron doon po tayong grocery food packs. 88 million pesos worth of grocery food packs ang pinabili ng ating lokal na pamahalaan, 260,000 bags. So halos lahat ng pamilya Pasigueño ay bukod sa tulong pinansyal na 80% po makakatanggap, mga 99% po makakatanggap din po ng grocery food packs natin. Kaya muli po, hinihingi ko po ang inyong kooperasyon, ang inyong pakikiisa at higit sa lahat, sa lahat sa inyo dito na kasama sa team natin, sa team ayuda natin, mula sa barangay hanggang CSWD, hanggang peace and order, hanggang sa ating kapulisan,
hanggang sa ating GTF, hanggang sa ating DILG, sa ating City Health Department, at lahat ng iba pa pong tumutulong sa pamamahagi ng ating ayuda sa lungsod ng Pasig. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang umaga, God bless, at ingat po tayo parati. Maraming salamat, Mayor. Meron mo tayong ceremonial payout. So, i-experience mo natin yung proseso po dito sa pag-distribute po ng ayuda. So, may I request our guest na bumaba po para po doon sa ating ceremonial payout. Sige, una ka na. Pasig News Update.